Mabuhay! Hi guys! I'm Sam! And I am Koba! Ang buhay ay hindi nawawalan ng bad vibes, kaya mas damihan natin ang good vibes! Hindi ka nag-iisa, nandito kaming dalawa! Welcome to The Futari Show! Yay! At dahil dyan, mag-cheers muna tayo! Cheers! Cheers! So, ano ang itatopic natin ngayong first episode? Ikaw na magsabi ng topic, ikaw yung matalino sa atin dalawa. Ako pa tinuro. Okay, naman eh. At tagal ko nang nag... mas matagal ka palang... Mas matagal ako kasi... Oo, kasi tagal ko na. It's been about 14 years. Oh, natanda mo na. Ilang taon ka na. Okay, syempre hindi ko sasabihin ko ilang taon na. Ako mga ano lang, 2012, 13 ako graduate, kaya medyo fresh graduate pa, pero... Eh di pag sinabi ko yun sa akin. Pero hindi, may mga questions tayong nakaready dyan. Wait lang, hindi ko kaya sagutin yung mga question. Yung grade ko nga ng math no elementary, ako 73, buri, pinasa pa ako ng teacher. Ako nga yung Pilipino ko, pinasalan talaga ako ng teacher ko nung second year high school ako, tanda ako. Pero ang grade mo? 75! Oh, diba? Kamusta naman yung 73? Nilalagay pa ba sa card yun? Ang kapal ng teacher ko, nilagay pa din sa card, 73? Hindi man lang ginawang kulay pulang 75, diba? Ano yung mga naaalala mo mga memories nung elementary or high school? Ako mas masaya sa akin yung ano ko, yung college ko. Hindi yung elementary or high school nga tayo, walang college. Hindi ako nakapag-college. Bawal nga bad vibes dito sa show natin, kailangan good vibes lang. Pero hindi, okay lang yun. Ay, ito, gusto ko yung ano, nung elementary, di ba? Pero guys, alam nyo ba, dito na kami nag-meet sa Japan, pero... Yung pinag-elementaryhan namin, parehas kami ng school na pinasukan noon. Ang galing, di ba? Nakita na kami sa Pinas, pero hindi pa kami nakita. Wait, what? Nakita na, isa kami na pinasukan, iba lang yung school year niya. Iba yung school year ko. Niya. Siyempre, magkaiba kami ng ito. Kasi nga, mataas na siya, matanda. Ay, ako bata pa. Naalala ko ng public, di ba, pagka-recess? Yung soup? Ay, nako. From Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, iba, Friday. Iba-iba. Anong pinaka gusto mo soup? Siyempre lugaw, tsaka sopas. Anong pinaka ayaw mo? Yung parang pansit, ewan ko, hindi ko alam kung ano. Sotanghon? Miswa? Oo, parang sotanghon na miswa. Oo nga, may miswa din pala doon. Ako pinaka ayaw ko yung munggo, ginataang munggo, ayaw. Minsan okay lang, minsan kasi depende kasi sa panlasa nung nagluluto. Sa bagay. Tapos yung... Meron kayo Nutriban. Nutriban, 3 piso. Nung elementary ako, 3 piso. Hindi sa amin, siguro 2 piso lang yun. 2 piso lang yun. 2 piso lang yun. Alam niyo na yung edad. Alam niyo na yung edad. Lumabas yung edad. Kayo nakapahinuhuli. Nahuli na natin yung edad. So, sa mga nanonood dyan, tigda-2 or piso pa lang yun, mga age nyo, ka-age nyo. Alam niyo na, Generation X. Millennials! Kami ang Generation X. Wait, what? Iba ang Generation X. So, yung tray na ano, yung may itlog, may Yakult, may tinapay. Meron nun sa amin. Kaya lang kasi, halimbawa sa isang tray, etong menu na to. Tapos ito sa isang tray, ito de. Sa amin hindi. Magkakasama siya sa isang pa. Parang tindahan ng maliit, ganun. Tapos, iba't iba yung price, ganun. Tapos, kailangan maubos yun para... bago ibalik sa canteen, kailangan maubos yun, hindi pwede ibalik yun na hindi nauubos. Kaya pala inuuto ako ng teacher ko ng grade. Actually, pero kung ngayon kang tatanungin mo, tingin mo masasagot mo pa yung mga pinag-aralan natin ng elementary or high school? Depende sa tanong. Huwag lang Filipino, kasi bobo ako talaga. Ako huwag lang math, please. Sinabi ko na sa inyo, 73 yung grade ko. Hindi ako tatanungin ng math dyan. Sige, try natin sumagot ng ilang mga questions na ano about sa elementary and high school days natin. Try natin. What are the branches of science? Well, ako mga alam kong branches of science is psychology. Psychology? Wait, what? Saka psychology. Iba ang physics. Hindi ba psychology study of police?
Ang pulis. Hindi. Oh, sabagay. Diba? Psychologist na yung pulis kasi huli nila yung mga psycho. Tama. Hindi. Hindi, ano ba tawag sa mga pregaro ng pulis yung course nila? Criminology. Criminology. Psychology. What is verb? It's an action word. Kano? It's an action word. Hindi, adjective ang action. It's an, okay, ano, it's an action word. Favorite ako na teacher ko dyan, it's an action word, ma'am, di ba? Alam ko, it's an action word yan. Verb is an action word. Kasi yan yung pinakamadaling i-memorize lang kasi maikli eh. Kaya yan yung na-memorize ko agad. Hindi, adjective yun. Hindi! yun yung is, yung are, yun yung verb. Ala! Oo nga! Verb is an action word. No! Ano ka ba? Search mo. Promise. I-google mo. Verb is an action word. Hindi. Oh my God. Guys, comment down below nga. Alam ko, verb is an action word. Nakakaya siya. Promise. Or ako. Hindi ko rin alam. Parental bang, guidance. Definition ng ano? Alin? Ay, I mean, kumbaga kanya, adverb yun yung verb. Patnubay? Pantinig, mga ganun? Oo, meron yun. Patnubay? Meron patnubay? Oo. Are you? Pang-abay ka na? Hindi nga! Pang-abay yata? Pang-abay? Maniwala ka sa verb niyan, tinan mo, patnubay niya nga. Kaya sabi ko sa inyo, bobo ko sa Filipino, I told you. Patnubay? Pang-abay? So let's move on. Meron tayong mga questions from our friends out there. May mga nag-send ng mga videos to ask some questions. So let's go and play the questions of their videos. Panorin natin. Hi Futari, here's your question. In figure of speech, what is simile? Good luck. Yung simile is yung similar. Parang ganon. Oh, ang galing. Parang ganon. Actually, parang ganon. But, no. It's comparison. Comparison of one thing to the other. That so, is similar. Hindi similar. So, ang similar is... I mean, so, asimilar. Hindi. Ang similar is parang synonyms. Ah, comparison. Kumbaga, pagkukumparahin. Oo, pagkukumparahin mo. So, similar kasi is parehas, di ba? Oo. Ah, okay. Parehas siya. Tapos, halimbawa, yung isang bagay or isang tao, iko-compare mo sa isang bagay or something else. Yun yung similita. Here's our next question. Christian, your question. Let's play your question. Hi, the Futari. I have a question for you. So, what are the three types of RNA? So, by definition, the RNA is the ribonucleic acid. Matalino siya. Siya nakakaalam niyan. I know what's RNA. That is the type or the gender. That's the genre of music. Ah, RNA, R&B, and RNC. Oh, di ba? Yan yun. Ano yung RNA? My God, anong pag-send mo sa amin? Hindi ko alam yung sagot dyan. Basta ako yun lang alam ko hanggang Z. RNA, R&B, RNC. So our next question is from Cloud Trampe from Facebook. Hi mga Futari. So my question is, what is our national hero, Dr. Jose Rizal's full name? Jose Pistacho Rizal. Pistacho bro. Hindi ko alam. Jose Pistacho. Jose Rizal yun eh. Ano nga ba yung pinya? I forgot. Basta something like katunog ng pistachio yung alam ko yun. Basta ganun, okay. Isipin mo na lang, M-I na lang, for short for middle initial. So, Jose P. Rizal ka na. Ano, dahil siya ang ating pambansang bayan. Pero hindi, alam ko meron. Aro, alam ko meron. Jose Perfecto Rizal. Procopio ba? Malay ka. hindi, bilang respect na lang kasi hindi natin masabi yung ano niya. Uh-oh. Jose Perfecto. Alam ko Jose P. Rizal. But I don't know kung meron pa siyang... Ano, ang alam ko yung palayaw niya is Pepe. Oh, iba kayo yung P. Jose Pepe Rizal. Hindi. Nakalimutan ko, I forgot. Pero ang name niya is Jose P. Rizal and then yung palayaw niya is Pepe.
And here's our last question from Eliza Balayan. Hi, Eliza! Hi! Hi, Deputari. I have a question for you. My question is, what is the process used by green plants in making their food using sunlight? Shala ng question. What is the Alam mo, social ng mga ano mga estudyante ngayon. Mm. Gravity. Grabe talaga yung mga action nila. Noong panahon namin, wala yan. Wala. Huwag mo yan iusapan. Ano yung tanong ay sagot sa tanong? Of course, the answer is photosynthesis. Photography ang sasagot ko sana. Photosynthesis. Yung photosynthesis, kailangan nila ng sunlight. Wait, how to pronounce it? Photosynthesis. Oh, it's photosynthesis. With an H. Photosynthesis. Photosynthesis. Hindi ba synthesis? No, it's synthesis. Hirap. Grabe ang hirap ng mga questions. Pero hindi naman talaga alam. Pero, nag-aaral naman ako. Pero ewan ko bakit ganun. Bakit mas fresh graduate pa ako sa kanya. Kaso, wala, ala. Ang advice namin kung kaka-graduate nyo lang tapos may gusto kayong kunin na exam or pasukan trabaho, igaw nyo na agad kasi pagka ganito pinatagal nyo, mawala yung, retention, ano ba? Stuck memory. Yun, stuck memory. Ano yung gusto ko sabihin? Resistance. Hindi, yung paghawak ng utak sa memory. Retention. Retention ng mga pinag-aralan nyo, kaya kailangan i-take nyo na agad yung exam na yan. Pumasok na agad kayo sa gusto nyo. Pasukan lahat. Gawin nyo na agad yan pagtapos nyo yung graduate, guys. Actually, totoo yun. Diba? Kasi pagka hindi nyo ginawa yun, and then pinalipas nyo yung panahon, eventually, makakalimutan nyo lahat yan. Tulad nung nangyayari sa amin. Lalo na kapag hindi nyo siya ginagamit in everyday life. Yeah. Makakalimutan niya. Kasi katulad ng utak natin, kasi is parang hard drive yan ng isang computer. Kapag nag-i-stack ng data, napupuno siya. Yes. So that's it, guys, for today. Thank you guys for watching. And don't forget to hit the subscribe button. Yes. Subscribe Sun JPTV. Don't forget. And always remember, guys, ang buhay ay hindi nawawala ng bad vibes, kaya mas damihan natin ang good vibes. Hindi ka nag-iisa. Nandito kaming dalawa. This is The Futari Show. Bye. See you next time. See you next episode.